Patay matapos mahulog sa balon ng isang bata sa Mariveles, Bataan. Sa Marilao, Bulacan, isang bata rin ang namatay ng makagat naman ng aso. Yan at iba pang balita sa probinsya sa report ni Jonathan Andal. May mas malaki pa dyan. Nagtulong-tulong ang mga otoridad para masagip ang 2 taong gulang na lalaking nahulog sa may 20 talampakang lalim na balon sa Mariveles, Bataan. 1, 2, 3! Ayon sa investigasyon, lingid sa kalaman ni John Ray, sinundan pala siya ng kanyang anak papunta sa trabaho sa ginagawang apartment. Tataas siya doon sa balon na may takip, ay bulok na pala po yung takip. Yung bata ay mga 1 hour na nahulog. Na hindi, na pinunta nung ama, binaba nung ama, kaso hindi din siya makaakyat, dahil nasuffocate na rin ng amoy nung balon. May takip naman daw na plywood doon ng balon, kaso nabulok dahil naulanan. Nangako ang may-ari ng ginagawang apartment na tutulong sa gastusin ng pagpapalibing sa bata. Sa Marilao, Bulacan, isa namang 11 taong gulang na lalaki ang namatay dahil sa rabies. Nakagat daw ng aso. Tapos, hindi siya nakasabi sa amin. Ang sabi ng bata na kasama niya, nung ano pa raw, nakaraang linggo. Ilang araw bago mamatay, suka raw ng suka si Paul Amber Bantillo. Hindi rin daw siya makakain at makainom ng tubig. Naging balisa at kalaunay, naglak ang panga ng bata. Dinala nga siya sa ospital. Paglabas pa lang niya ng ambulansya, nagtatakbo na. Kaya alam na kagad ng mga doktor. Mabilis lang eh, 30 minutes lang tumatawag na to eh, na itatali na nga raw dahil nagwawala na. Oh, wala pa isang oras. Alam namatay na. Nakaburol na si Paul nang malaman ng pamilya mula sa mga kalaro ng bata ang nangyari. Ang sabi kasi ng bata, tuta daw. Ang sabi nung ano, namatay daw yung tuta, kasunod lang nito. Inaalam pa kung sino ang may-ari ng asong kumagat kay Paul. Ayon sa DOH, dapat hugasang mabuti ang nakagat na bahagi saka magtungo sa center o ospital para maturukan ng anti-rabies vaccine. Dead on the spot naman ang multi-awarded midfielder ng Far Eastern University na si Keith Absalon. Nasabugan siya ng hinihinalang improvised explosive device at pinagbabaril sa Masbate City. Patay rin ang pinsan niyang sinolven na kasama niyang nagbibisikleta nang mangyari ang insidente. Ikinalungkot ng FEU community ang pagpanaw ni Keith. Nagpabot din ang pakikiramay ang UAAP. Mga miyembro ng New People's Army ang itinuturo ng PNP na may kagagawan sa insidente. Ipinagutos na ni PNP Chief Guillermo Elazar ang manhunt operation. Jonathan Andal, GMA News.